Upang matugunan ang lumalaking pangangailangan ng bansa para sa tubig at kuryente, ang gobyerno ay nagbabalak na magtayo ng 20 medium at 3-5 malalaking dam sa 2028, ang pagtatapos ng termino ni Pangulong Marcos, ayon kay National Irrigation Administration, niya, Head Eduardo Guillen. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Upang matugunan ang kakulangan sa tubig, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tapusin ng gobyerno ang pagtatayo ng ilang dam, kabilang ang 4 na matataas na dam, sa taong 2028 ayon sa National Irrigation Authority noong mga nakalipas na buwan. Sa isang press briefing pagkatapos ng pakikipagpulong kay Marcos, sinabi ni NIA Administrator Eddie Guillen na inaasahan ng Pangulo ang sumusunod na 4 na malalaking dam, ibig sabihin, yaong mga lampas sa 75 metro o may kapasidad na imbakan ng reservoir na higit sa 60 milyong metro kubiko, ay matatapos sa 2028 o ang huling taon ng kasalukuyang pagkapangulo. Bilang karagdagan, sinabi ni Guillen na 10 medium dam, na nasa taas na 15-75 metro o may kapasidad na imbakan ng reservoir na higit sa 3-60 milyong cubic meters, ay inaasahang gagawin din sa pagtatapos ng 2024 o sa unang bahagi ng 2025. Aniya, ang bilin ng Pangulo, ang solusyon, sa water shortage, at maglagay ng additional dams nais ng Pangulo na lumipat tayo mula sa pagbuo ng mga proyekto sa pagkontrol sa baha patungo sa pamamahala ng tubig, mga proyekto. Ang mga malalaking dam na ating sinasandalan, magat at pantabangan, ay itinayo noon pang panahon ni Marcos Sr. Ang Pantabangan Dam ay 50 taon na noong September sa kasamaang palad, ang mga sumusunod na administrasyon ay hindi nakagawa ng mga proyektong mga malalaking dam. Ginawa ni Guillen ang mga tugon ng hinga ng intervensyon ng gobyerno sa gitna ng anunsyo ng National Water Resources Board, NWRB, na babawasan nito ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila simula ngayong Abril dahil sa mababang rainfall projection. Ang mga matataas na dam, sabi ni Guillen, ay nagbibigay ng mga pangmatagalang solusyon at tumutugon sa mga pangangailangan ng tubig ng bansa. Sa matataas na dam, nakakakuha ka ng pangmatagalang solusyon dahil nagbibigay din ito ng irigasyon, isang panukala para sa pagkontrol sa baha, pagbuo ng kuryente, tubig sa tahanan at mga pangangailangan sa aquaculture. Sinabi ni Guillen na pinasimple na ng NIA ang proseso ng pagtatayo ng mga dam, na nagpabawas sa time frame mula sa pagtatayo hanggang sa aktwal na pagpapatupad ng 3 taon. Ang Pantabangan Dam ay isang earth-fill embankment dam sa Pampanga River na matatagpuan sa Pantabangan sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ang multi-purpose dam ay nagbibigay ng tubig para sa irigasyon at hydroelectric power generation habang ang reservoir nito, ang Pantabangan Lake, ay nagbibigay ng flood control. Ang reservoir ay itinuturing na isa sa pinakamalaking sa Timog Silangang Asya at isa rin sa pinakamalinis sa Pilipinas. Ang konstruksyon sa dam ay nagsimula noong 1971 at natapos ito noong 1977. Ang Pantabangan Dam ay sinasabing ang pangalawang pinakamalaking dam sa Asya, at nagbibigay ng mga kinakailangan sa patubig para sa humigit kumulang 77,000 hektarya, 110,000 hektarya, ng mga lupang pang-agrikultura sa gitnang Luzon. Ang power station nito ay bumubuo ng 112 megawatts ng hydroelectric power. Samantala, ang bagong pinasinayaan na Phase 2 ng Halaur Dam Project sa Iloilo ay inaasahang magpapalakas ng produksyon ng bigas at makakatulong sa supply ng kuryente sa Panay Island. Matatandaan, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang inaugurasyon ng Halaur River Multipurpose Project Stage 2 JRMP2 sa Kalinog,
Hilo-hilo kasama ang ilang dignitaryo, kabilang ang Korean Ambassador to the Philippines Lee Sang-hwa. Ang 19.7 bilyon pesos na JRMP2 ay ang unang malakihang water reservoir sa labas ng Luzon, na binubuo ng 109-meter high dam, 38.5-meter after bay dam, at 80.74-kilometer high line canal na kayang magbigay ng irigasyon, bulk water supply, at hydroelectric power, bukod sa iba pa. Ang proyektong ito ay magpapalawak ng lugar ng serbisyo ng National Irrigation Administration NIA ng 9,500 hektarya at makikinabang sa humigit kumulang 25,000 magsasaka na may walang patid na supply ng tubig sa irigasyon. Ang mga proyekto sa pagpapaunlad ng tubig ay hindi lamang magdadala ng irigasyon o maiinom na tubig sa mga tao, ngunit makakatulong din sa pagtugon sa pagbaha, paggawa ng pagkain, pagbuo ng kuryente, at pagpapaunlad ng mga aktibidad sa turismo. Bilang pinakamalaking proyekto, ang Halaw River Project ay magbibigay daan sa isang structured na pagtugon sa pagbabago ng klima na nakikinabang sa maraming Pilipino. Ang buong taon nitong irigasyon ay lubos na magpapalaki ng produksyon ng pagkain, magpapalakas ng produktibidad sa agrikultura, at magbibigay ng malaking kabuhayan para sa mga magsasaka at komunidad na Pilipino. Samantala, sinabi ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na ang serbisyo ng irigasyon ng JRMP2 ang magiging susi para mabawi ng lalawigan ang pwesto nito bilang nangungunang rice producer sa bansa. Dagdag niya, ilang taon na ang nakalilipas, ang Iloilo ang numero unong lugar na gumagawa ng bigas, ang Pototan ang numero unong munisipalidad na gumagawa ng bigas, at gusto naming mabawi iyon. Noong 2023, gumawa ang lalawigan ng 888,700 na metriko tonelada, na ginagawa itong ikalimang pinakamalaking lalawigang gumagawa ng bigas sa bansa. Sinabi ni Defensor na ang lalawigan ay sa una ay tumitingin ng napakababang target na 6 na metriko tonelada bawat ektarya.